So yun nga mga kamokong, welcome back sa Mok TV. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng kapitbahay, no? Mga kapitbahay mo na nagpapanginig ng iyong laman. Mga kapitbahay mo na nagpapataas ng iyong BP. Mga kapitbahay mo na lagi mong kaway. Ha? Lahat yan, pag-uusapan natin ngayon. Ha? Una, puta, ito yung mga kapitbahay mo, napakaingay. Ha? Hindi ko sinasabing bawal magingay, ha? Don't get me wrong. Puta, English, ha? English, ha? Ma'am, galing mo pala dyan, ha? Hindi ko alam, ha? Hindi ko sinasabing bawal maging maingay sa bahay nyo, ha? Bahay nyo yan, eh. Ha, wala lang kang magagawa kung mag-ingay kayo sa bahay niya. Bahay niya. Kahit na magsuntukan kayo dyan. Ha? Pero yung mag-iingay kayo mula alas 6 ng umaga hanggang pagdilim, puta pre, nakaka-permisyo. May walang disiplina! Purkat ang karnabal! Ha? Puta pre, nakaka-bad trip yun. Yung bunga nga mo, sumasargo sa lang sa tega ko eh. Puta, ito yung akala mo, bahay nila sa bungan eh, no? Puta, sobrang ingay eh. Ha! Na puta, tumatahimik lang pag walang tao eh. Saka yung araw-araw ka nagsisigawan, ha? Araw-araw? Ha? Ano kayo mga bingi? Mga bingi? Mga bingi? Saka puta, pamilyar pa kayo sa kapitbahay nyo na pag may nagiinuman, may videoke, ha? Hindi ko sinasabing masama mang videoke, no? Ha? Lalo na kung may birthday o kaya may okasyon. Natural lang yan. Gakasiyahan kayo. Pero yung puta, araw-araw kayong ganyan, ha? Ano yung araw-araw may birthday? Ha? Araw-araw may okasyon sa inyo? Ha? Ano yung bahay nyo? Clubhouse? Clubhouse yan? Saka okay lang mag-video okay, ha? Puta, pero abutin ka ng alas 4 ng madaling araw. Ha? Puta, hindi na okay, ha? Puta, may kapitbahay ka rin, ha? May kapitbahay ka na galing trabaho na gusto rin magpahinga, ha? Gusto rin magpahinga niyan. Tapos mag-video okay ka hanggang alas 4 ng umaga. Ha? Hmm? Palo makikita ng mic, eh. Tangina kayo. Gago! Tapos pag kinumpronta mo, sabihin sa'yo, may subdivision kayo tumira. Puta pre, huwag mo ko paandaran ng ganyang ano mo, ng ganyang katwiran, ha? Huwag ka na nangatwiran, ha? Huwag mo ko paandaran ng ganyang katwiran. Ha? Puta, kahit sa subdivision ka nakatira, ha? Kung araw-araw ka nagbibidyo kayo hanggang alas 4, puta, irereklamo ka rin dun, eh. Ha? Puta nga, baka yung petisyon ka pa nila dun eh. Paano ba sosolve ang krimen nila dito? Ha? Kaya wag mo ko papaandaran ng mga ganyang katwiran mo. Ha? Nakaka-high blood ka eh. Hindi lang masama magpatugtog ng malakas o mag-video ka eh. No? Lalo na kung may okasyon eh. Kung may birthday eh. Puta, pero yung araw-araw, ha? Ano, araw-araw birthday mo? Ha? Lima lang kayong tao dyan sa bahay nyo, araw-araw may birthday sa inyo. Paano kayo mag-celebrate ng birthday, ha? Parang si Bossing, ha? Parang si Kuya Will, ha? Inaabot na isang taon. Ha? Wow naman! Wow! Wow! Pwede ka naman magpatugtog eh. Pwede ka mag-video kayo na may tamang lakas lang eh. No? Hindi yung puta umaabot hanggang kabilang kanto eh. No? Tapos tatlo lang kayo nagiinom eh. Ha? Tatlo lang kayo kumakanta eh. Pwede niya naman hinaan yan eh. No? Nung kayo-kayo lang eh. No? Pangalawa. Ha? Ito yung putang na mga hokage na sa pagkaburaot eh. No? Yung araw-araw nasa bahay nyo eh. No? Nagtatanong ko anong ulam nyo eh. Yung araw-araw nakikikain sa inyo eh. So yung ulam na lang gusto tumira na sa inyo eh. Ha? Lalo na pag nagluluto ka. Puta, yung nangangamoy yung niluluto mo, no? Tapos pupunta sa bahay nyo, tatanungin. Pre, bango niya na. Masarap yan ah. Ano yan? Oo pre, tinola pre. Luto ako para kay misis. Talaga, mahit mo ah. Tingi kami. Kapal na mukha mo! Hindi ba? Puta, nakakabwisit eh, no? Ha? Hindi siya nagdadamot eh, no? Hindi naman siya nagdadamot, no? Siyempre, kaya nagluto, no? Para makatipid din eh, ha? Kasi yung niluto niya ng tanghali, gusto niyang paabuti ng gabi, hindi na sila bibili ng ulam nila sa hapunan, no? Puta, kaya nga nagluto yan para makatipid eh, ha? Tapos ikaw, wala kang ginawa kundi manghingi, ha? Puro kahingi, puro kahingi. Umuwi ka na? Pero, pag sila yung nagluto, ang putang na, yung bahay, sarado. Puta, akala mo may krimen sa loob eh, no? Sarado bintana, sarado pinto.
Puta, yung ultimo usok, ayaw palabasin eh, no? Huwag lang maamoy ng kapitbahay na nagluluto ka ng ano eh, ng ulam eh. Swatang! Hindi naman sa pagiging madamot, no? Minsan, matuto ka rin makiramdam, ha? Ang puta, pag yung araw-araw ka lang kang nangihingi ng ulam sa kapitbahay, puta, nakakabwisit na eh, ha? Hindi ka na nakakatuwa, ha? Pinagtataguan ka na eh, nagtatanong ka pa ng ulam, ha? Shhh! Sabi mo, tulog na ako! Tinago na ngayon niluto, eh nagtatanong ka pa, ha? Ang kapal mo eh, ang kapal mo. Kapal ng mukha mo! Putang na, ang malupit dito, ng buraot na lang, ang putang, inalok pa sa iba. Madaldal ka eh. No, pinagsabi pa sa iba. Puta, kung magalo, akala mo, ay tinaksakyan eh, no? Gago! Re, layo lang. Doon, si parin mo akong nagluto ng tinola. Punta kayo doon, kuha kayo. Diba, putang ina, nakakabwisit. Pangatlo, puta, ito naman yung mga kapitbahay mo. Puta, akala mo anak ni Jollibee kung magbida-bida eh, no? Paano masabi? Puta, ito yung laging nakakomento sa buhay nyo eh, no? Na kahit di mo hiningi yung opinion eh. Ha? Alam mo pre, mas maganda kung yung ganyang gagawin mo katulad sa amin. Tanggalin mo yan, pangit yan. Di ba? Puta, nakakabwisit eh. Ha? Gusto mo sabihin sa kanila na, nasaan? Nasaan yung pakiko? Good job! Alam mo, wala naman masamang magbigay ng opinion eh, no? Lalo na kung nagmamalasakit ka sa kapitbahay mo eh. Puta, pero yung parang nagbibida-bida ka lang, no? Na hindi naman hiningi yung opinion mo. Bigay ka ng bigay. Lagi kang nakakomento sa kanila. Puta, pre, hindi nakakatawa eh. Tarantado! Ha? Hindi nakakatawa, ha? Ayaw niya na sabihin sa'yo, pero hindi ka nakakatawa, ha? Puta nga, papaloy ka ng kaldero eh. Pang-apat. Puta, ito naman yung mga kapitbahay mo, no? Na putang na paglabas mo ng umaga, papasok ka sa trabaho. Puta, makikita mo paglabas mo ng bahay mo, nagkukumpulan eh, no? Puta, akala mo kulto eh. Gusto niyo yung pulbusin ko, dibdib? Puta, ito yung akala mo, lagi meron silang meeting, di abansi tuwing umaga eh, no? Puta, lagi nagkukumpulan eh. Ito yung tipong pag dumaan ka sa harap nila, no? Puta, nakangiti lahat sila sa'yo na puta, para nakakita ng angel, naka... Puta, pero nakakadalawang hakbang ka palang palayo, puta, nagkichismisa na eh. Naririnig mo yung pangalan mo eh, no? Pinag-uusapan ka na nila eh. Alam mo, wala naman magagawa eh, no? Kung yan yung napili yung kurso ng buhay nyo eh, no? Ito yung mga kursong hindi nalalayo dun sa ano eh. Kasi kung may mga kursong physician, electrician, yung sa kanila, chismicians. Kornong puta. Nagbibiro lang ako. Wala naman kami magagawa kung yan ang gusto nyong gawin maghapon eh, no? Puta. Pero huwag nyo naman puta gawing legal, no? Puta yung nasa harap nyo pa yung pinagchichismisan nyo. Ha? Nakakadalang hakbang pa lang palayo sa inyo, pinagchichismisan nyo na eh. Ha? Yung bunga nga mo, sumasargo sa lang sa tega ko eh. Ito yung mga tipo ng taong interesado sa buhay ng iba eh. Ha? Ito yung laging nakaabang sa'yo eh. Kung anong bago sa'yo, anong meron sa'yo. Lalo na yung tipo pag nag-aaway kayo mag-asawa sa loob ng bahay. Siyempre, nag-aaway kayo, busy ka sa pakikipag-aaway. Ha? Puta, nung lalabas ka ng bahay, puta, ganito makikita mo. Puta, gusto mo sabihin, huwag na kayo magpakahirap, ha? Mag-Facebook live kami, ha? Mag-Facebook live na lang kami pag mag-aaway kami, ha? Para hindi na kayo lalabas ng bahay, ha? Manonood na lang kayo. Panglima, ha? Ito yung hindi nalalayo dun sa una eh, ha? Eh, pamilyar ka ba dun sa kapitbahay mo, ano? May motor na naka-open pipe. Yung tipong alas 5 pa lang ng umaga, puta, binabomba na yung motor niya. Ang katwira niya kasi gagamitin niya sa pagpasok. Puta, wala nang problema eh, ha? Kung yan ang ginagamit mong service sa pagkatrabaho mo araw-araw eh. Walang mali dyan eh, ha? Puta, ang mali dyan, puta, yung bubombahin mo ng alas 5 ng umaga, ha? Sa tapat ng kapitbahay mo. Pwede mo nang itulak yan eh, palayo sa mga kabahayan. Tapos doon mo ngayon siya buksan, doon mo siya painitin. Hindi yung putang yan ha, alas 4 ng madaling araw ha. Bubombahin mo yan ha, tapos sasabihin mo, pinapainit mo. Ha? Gusto mo uminit yan? Ha? Ganito, gusto mo uminit yan? Bumili ka ng 20 pesos na gasolina, buhusan mo. Tapos sindihan mo. Ha? Puta, ewan ko hindi uminit yan. Uulitin ko lang ha, mga kaibigan ha. Hindi ko nila lahat. Hindi ko sinasabi lahat ng kapitbahay ganyan. No? Pero kung magre-react ka pa rin, ha?
Isa lang ibig sabihin yan. Alam mo kung ano? Isa ka sa kanila. So ayan mga kamokong, no? Maraming salamat sa pagsubaybay sa akin channel. At kung ikaw ay bago lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong video ang i-upload ko. Maraming salamat. Thank you.